Magandang hapon na naman sa inyo, mga suki naming tagapakinig. Narito na naman po ang inyong lingkod, Kuya Peles. At ako pong muli ang inyong mga kakasama sa loob ng kalahating oras. Siyempre, kasama pa rin natin, mga kaibigan, ang ating mga artista sa radyo na siyang nagbibigay buhay sa ating mga napipiling liham sa araw-araw. At ang liham nating napili ay galing sa isa nating masugid na taga-subaybay at siya po ay tagulabang natin sa pangalang Jackie. Bueno, basahin na natin ang liham ni Jackie. Dear Kuya Peles, buong akala ko kuya ay mananatili lamang akong tagapakinig sa inyong malawak ang programang Peles at Your Service. Pero kuya, nagkamali ako. Kaya po ako lumihim sa inyo dahil gusto ko rin pong makahingi ng payo sa inyo. Dahil meron din po akong problema. Itago na lamang po ninyo ako sa pangalang Jackie, 25 taong gulang. At kailan lang po ako ay ikinasal kuya. At ito po ngayon ang aking problema. Para malinaw sa inyo, ganito po nag-umpisa ang aking problema, Kuya Peles. Jackie, may problema kung bakit ayaw mo nang ituring kasal natin. Wernie, kasi kun eh. Bakit bigyan naman yata ang desisyon mong yan? Sana maintindihan mo ko sa desisyon kong ito. Jackie, maaari bang sabihin mo naman sa akin ang dahilan? Bagamat masakit, pero gagawin ko ito para sa mga magulang ko. Oh, Jackie, mahal na mahal kita. Paano na lamang ako? Alam ko na mahal mo ko, pero mahal ko rin ang mga magulang ko. At ayoko silang suwayin. Hindi ko akalain na hahantong sa ganito ang lahat, Jackie. Ako rin, Bernie. Siguro, ito na yung pinakamasakit na desisyon na gagawin ko. Kung hindi mo kaya, bakit mo gagawin? Pwede tayong magpakalayo-layo para hindi naman yan ang kinatatakutan mo. Yan nga ang kinakatatakot ko eh. Baka kung anong mangyari sa tatay ko, may sakit pa naman siya sa puso. Maaari bang malaman kung sinong lalaki ang gusto nilang pakasalan mo, Jackie? Si Judy. May kaya sila sa buhay kumpara sa iyo. Ganun ba? Kaya pala, ngayon alam ko na ang mga magulang mo ay mukhang pera pala. Napakasakit mo namang magsalita, Bernie. Hindi ba? Dahil lang sa pera. Kaya ka pumayag na magpakasal kay Judy na yun. Malaki ang utang na loob namin sa pamilya ni Judy. Sa kanila kami umuutang ng malaking halaga para sa operasyon ng itay ko. Jackie, bakit ka umiiyak? Si Bernie, inay. Bakit? Ano bang sinabi ng Bernie na yun sa'yo? Ano? Sinabihan ko na mukhang pera daw ko, inay. Itay. Ano? Sinabi niya yun? Pero hayaan nyo na, inay. Kasalanan ko naman eh. Hindi! Makikita ng Bernie na yun. Makikita niya! Inay, hayaan nyo na. Naiintindihan ko naman siya. Hindi rin namin gagawin ito ng tatay mo. Kung wala tayong utang sa pamilya ni Judy, malaking halaga ang utang natin sa kanila. Dahil sa pagpapaopera ng tatay mo, paano natin babayaran yun kung hindi natin ito gagawin? Saan kami kukuha ng tatay mo ng pambayad natin sa kanila, anak? Alam ko po yun, inay. Huwag kayong mag-alala. Nakapag-desisyon na ako. Napahig na akong pakasal kay Judy. Mabuti naman at pumayag ka sa gustong mangyari ng mga magulang mo. Mahal ko sila.
Kaya kong gawin ang lahat para sa kanila. Ah, salamat naman kung ganun. At naiintindihan mo sila. Pero, hanggang doon lang yun. Ah, anong ibig mong sabihin? Magsasama lang tayo sa isang bubong. Pero hindi ibig sabihin na may gusto ako sa'yo. Ah, alam ko naman yun, pero napag-aaralan naman ang pag-ibig ni Mayaki. At umaasa ako na balang araw eh, matututunan mo rin akong mahalin. Ah, hindi ko alam, Chody. Hindi ko alam. Jackie? Unang gabi natin ngayon. Parang malungkot ka. May problema ba? Wala naman, Chudy. Alam ko na dapat ang bagong kasal, eh masaya. Bakit parang hindi ka man yata masaya? Iyong-iyo ang katawan ko sa gabing ito, Chudy. Dahil honeymoon natin. Oo, Jackie. At paliligayan kita ngayong gabi. Gaya na nga sabi ko sa'yo, iyong-iyo ang katawan ko, pero hindi ang puso ko. Jackie. Sige na, umpisan mo na. Jackie, sa wakas, maaangking ko na yan katawan mo ngayon. Dahil kasal na tayo. Sige, Judy. Jackie. Magsawa ka na. Jackie. Si Benny pa rin ang nasa puso ko. Paligayahan mo ko ngayong gabi. Paligayahan mo ko, Jackie. Jackie. Kumusta na kaya ang anak natin? Ano pa di, masaya siya. Alam mo naman, kapag bagong kasal ka, eh, talagang masarap, hindi ba? Eh, yung bunganga mo, ang bastos mo. Ano pa nga bang ginagawa ng bagong kasal? O di, maglalabing-labing sila. O talaga, oo, parang hindi mo pinagdaanan. Ay, yan. Sana naman masaya siya sa piling ni Judy, ano? Eh, nasisiguro ko na masaya yun. Eh, dahil no panghahanapin niya kay Judy na mayaman naman siya. Hindi tulad kay Bernie na simple lang ang buhay. Eh, kawawa siya kapag siya ang napangasawa niya. Oo nga eh. Buti na lang kamo at napapayag natin siya sa gusto nating mangyari. Eh, may alangan naman na hindi siya papayag. Eh, malaking halaga ang nakuha natin sa pamilya ni Chudy. Pero alam mo, nakukonsensya pa rin ako sa nangyari. Alam mo bang mahal na mahal ni Bernie ang anak natin? Ay, hayaan mo na. Mamaya, isip ka ng isip sa anak mo. Baka mabulunan yun kapag kumakain. Ay, naku, maniwala ka dyan. Mga kasabihan lang yan, hindi totoo yan. Tiriseng. Mahal na mahal ko, kuya, ang mga magulang ko. At hindi ko alam na malaki bilang halaga ang nakuha nila sa mga magulang ni Chody. Kaya hindi na ako nakatanggi na pakasalan siya dahil sa kahilingan ng mga magulang ko na magpakasal. Mahal ko si Bernie, kuya. At siya pa rin ang tinitibok ng puso ko hanggang sa ngayon. Isang araw, kuya,
Ay. Ah, ayan. Nakandaan ang almusal natin. Halika na, honey. Kaya na tayo. Parang ako nagluto niyan. Masama ang pakiramdam ko. At nasusuka ako. Ano? Ay, naku, honey. Baka kung ano na yan. Baka nagdadalang tao ka na. Ha? Oo, honey. Di ba ganyan kapag nagdadalang tao, nasusuka? Eh, hindi ko alam. Ngayon ko lang ito naramdaman eh. Naku, honey. Kailangan talaga na kumain ka. Sigurado ako na naglilihi ka na. Gusto mo subuan kita? Ah, ha? Eh, hindi na. Ha? Sige na. Baka mali ka pa sa trabaho mo. Ako na. Talaga ang naglilihi? Bakit? Ano bang nararamdaman mo, anak? Nasusuka ako. At parang gusto kong kumain ng maasim. At nanghihina ako. Naku, anak! Magkakaapo na kami! Buntis ka na, anak! Ganun ba yun, inay? Anong sabi sa'yo ng asawa mo? Duwang-tuwa po siya, inay. Nang sinabi ko sa kanya. Anak, kailangan na mag-ingat ka ha sa mga gawaing bahay. Wala naman akong ginagawa sa bahay, inay eh. Si Judy lahat ang gumagawa. Oh, tingnan mo yan, anak. Hindi kami nagkamali ng tatay mo sa pagpili sa kanya. Naku, Jackie. Congrats sa'yo. Buntis ka na. Uy, huwag mo akong kalimutan, ha? Ha? Ano? Eh, syempre. Ninang, ano ka ba? Oo naman. Ikaw pa. Eh, BFF kita. Magtatampo ako sa'yo kapag hindi mo ako kinuhang ninang ng anak mo. Oo na nga. Ang kulit mo eh. Oh, kumusta naman kayo ni Chody? Eh, ang ibig kong sabihin, ang pagsasama ninyo. Okay naman kami. Pero, si Bernie pa rin ang nasa puso ko. Ano ka ba naman? Magkakaanak na kayo ni Chody. Si Bernie pa rin ang nasa isip mo? Ay, kumusta na kaya siya? Alam mo, mula nang ikasal ako kay Chody, hindi na siya nagparamdam sa akin. Natural. Masakit yun para sa kanya. Siguro, nagpakalayo-layo na siya dahil sa nangyari. Naaawa ako sa kanya. Hindi ko alam kung kailan ko siya makakalimutan. Alam mo, Bes, ang pag-ibig ay napapag-aralan yan. Gaya ngayon, magkakaroon na kayo ng anak ni Chody. Pero alam mo, sa totoo lang, wala akong masasabi kay Chody. Ang bait niya sa akin at siya lahat ang gumagawa sa bahay. At dito ako nahihirapan ngayon. Pareho na silang matimbang na dalaw ngayon. Kahit si Bernie pa rin ang nasa puso ko, kailangan na pag-aralan kong mahalin si Judy dahil asawa ko na siya. Malapit na palang mga nakanganak mo at magkakaapo na tayo. Oo nga eh. Alam mo ba ang napapansin ko sa anak natin? Eh, masaya siya ngayon. Hindi tulad ng dati. Yun din nga ang napapansin ko sa anak natin. Mukhang masaya na siya ngayon. Siguro dahil sa malapit na siyang manganak. Eh, sana naman mapag-aralan na niyang mahalin si Judy na manugang natin. Alam kong malapit nang mangyari ang iniisip mo, Abner. At yan din ang nakikita ko sa anak natin. Eh, sana nga ay totoo yung sinasabi mo.
Dahil kapag nangyari yan, eh ako na siguro ang pinakamasayang ama sa buong mundo. Sa ngayon, kuya, kabuwanan ko na. At mas lalong pinakita sa akin ni Jody ang pagmamahal niya. At wala na akong masasabi sa asawa ko. Lahat ginagawa niya para lang mapasaya niya ako. Unti-unti, kuya, ay nagbabago ang naramdaman ko sa kanya. Ibig po bang sabihin, kuya, ay mahal ko na rin si Jody? Sana po, kuya, ay matulungan niyo ako sa aking inilapit na problema. Lubos na gumagalaw. Jackie, alam mo, Jackie, ako'y umaasa na sana kapag nagkaroon ako ng anak ni Jody, ay tuluyan mo lang makalimutan si Bernie. Alam mo, ano pang hahanapin mo dyan sa asawa mo? Sobrang maalaga, sobrang mapagmahal, malambing sa'yo. Lahat ginagawa niya para sa'yo. Iyan yung tunay na pagmamahal. Yung talagang pinapakita niya na talagang ramdam mo yung pagmamahal niya sa'yo. Ginagawa niyang lahat. Di ayaw kang pagtrabahuin sa bahay. Pag-gising mo lang umaga, may akalain mo kakain ka na lang, tatawagin ka na lang. Alam mo, kapag hindi nagbago si Jody sa ugali niyang yan, abay, napaka-swerte mong babae. Abay, bibihira na yung mga lalaking ganyan ngayon sa panahon natin. Kaya masasabi ko lang sa'yo, Jackie, ngayon pa lang ay ipakita mo na sa kanya ang totoong nararamdaman mo. Ipakita mo na mahal mo siya. Huwag mo nang itago at alam ko na ang pag-ibig, tama yung sinasabi nila, na pag-aaralan yung pag-ibig. Na pag-aaralan mo, mahalin yung isang tao. At kapag yung taong walang halaga sa'yo at napag-aaralan mo, mahalin yan, mas grabe. Diyan mo makikita talaga yung tunay na pagmamahal. At mas lalong pagtutunan mo ng pansin. At lalong mas mahirap kapag nawala yung taong yan sa'yo. Yung napag-aralan mo ng mahalin. Maraming nangyayaring ganyan. Kaysa naman yung taong mahal na mahal mo nung una. Pero paglipas ng mga panahon, hindi mo rin pala mahal. Mas maganda yan. Yung hindi mo mahal nung una, pagkatapos napag-aralan mo ng mahalin, yun ang mas matindi. Lalo na ngayon na malapit nang lumabas ang bunga ng pagmamahalan ninyo. Ngayon mo suklian ang mga ginagawang sakripisyo sa iyo ni Jody. Para man maramdaman niya kahit paano yung kahalagahan ng mga ginagawa niyang pagsasakripisyo sa iyo. Siguro kapag nangyari yan, mas lalo kanyang mamahalin, Jackie. Maniwala ka sa akin. Ituloy-tuloy mo na yan. Nasabi mo na rin na talagang iba na yung nararamdaman mo sa kanya. Mahal mo na siya. Walang masama. Mag-asawa kayo. Ipakita mo na, iparamdam mo na sa kanya na talagang mahal mo na rin siya at napag-aralan mo na siyang mahalin.
lalo na at malapit nang lalabas ang anak ninyo. Naintindihan mo ba ako, Jackie? Kaya wala nang problema. Tama yung ginagawa mo. Na pinapakita mo sa kanya na talagang napag-aralan mo na siyang mahalin. Bueno, yan na lamang ang masasabi ko sa iyo, Jackie, at naway kahit papaano ay napayuhan kita sa iyong inilapit na problema. Bueno mga kaibigan, hanggang bukas na muli sa ganito rin oras at impilan, inyong abangan at pakinggan ang programang Peles at your service.